Okay, I think we are. Okay, mga Kanoy P, ano, let's go. Simulan na natin to. So let's start with GPB, USD. This is our first pair for today. Tingnan natin. So we are on the daily time frame. Basta tandaan nyo mga Kanoy P ang pag-analyze ng chart when you, especially when you want to look at the weekly forecast. Lagi tayong magsisimula sa higher time frame. Okay? Pero bago ang lahat, punta muna tayo sa Forex calendar natin. Okay? Ito, forexfactory.com. Ito yung mga news na darating ngayong Linggo. Okay. So, kung madalas, hindi madalas tong ganitong kadami. Okay. So, medyo maraming red. This means this is impacting news. So, siguro, isang opportunity na to para mapakita ko sa inyo yung paraan ng pag-news trade. Pero hindi kasi ako masyadong fan nun. News trading is halimbawa at 10 o'clock. Halimbawa Tuesday ngayon, di ba? So, unfortunately, mga Kanoy P, nasa Eastern Time ako. So, ito sumusunod siya sa Eastern Time. Ay, hindi. Philippine Time pala to. Sorry. So, 10 a.m. halimbawa, no? Kung 10 a.m. na, nagpunta ka sa NCD na market. Halimbawa itong NCD. USD NCD, right? Tapos, nagpunta ka sa 1-hour chart. Ang ginagawa ko pag nagte-trade ako ng news, bago pa mag 10 a.m., siguro mga 5 to 10 minutes before 10 a.m., ang ginagawa ko, mga Kanoy P, nagsiset ako ng buy order sa taas at saka sa baba ng price. Kasi madalas pag impacting news, yung market biglang nagsushoot yan, either pababa or pataas. So, pag nangyari yon, tatamaan either yung buy order ko o kaya yung sell order ko. Tapos, magtutuloy-tuloy siya. Pero hindi masyadong tuloy-tuloy. Magre-recognize pa rin yan ng significant support or resistance. Okay? Ang problema ko doon, mga Kanoy P, ginawa ko na yan dati. Ang problema ko doon, pag ginagawa ko yon, is minsan yung market nagsisiso. Kumbaga, 1 second, bababa siyang ganun, tatamaan yung sell order ko, tapos biglang tataas, magsushoot ng mas mataas, tatamaan din yung buy order ko. So, yung sa sell order ko, tumama, nung nag-shoot up siya, wala, hit ang stop loss mo, automatic, nawalan ka ng pera in a few minutes, right? So, masyado para sa akin, masyadong risky ang news trading. Pero, siguro pwede tayong mag-try, small lot size lang, one of these days pag may news. Pag-isipan natin. Okay, so balik tayo mga Kanoy P. Like what I said, pag nag-analyze tayo mga Kanoy P, ang gagawin natin is we start from the week para lang makita natin yung market sentiment as it goes along. So, mga Kanoy P, ito yung nangyari sa GPB-USD. This is a 200 EMA. It is also considered a dynamic support. Pero maglagay tayo ng trend line, mga Kanoy P, sa GPB-USD. Right. Makikita natin na dito sa current price niya, hindi siya umabot para magkaroon ng pin bar pababa, pero obviously it did recognize. Na-recognize niya yung 200 EMA natin. Okay? Yung blue line na yan, na-recognize ng market yan, and it started to react. Okay, it started to react from the time last week nung nag-hit siya ng dynamic support, the market went down 166 pips, pero it closed at 97 pips. Okay, it's not as much, but it does show that the buyers power or capability actually reduced. Okay, so dito kita natin that the market sentiment overall
since nasa taas yung EMA ng price, it's going downward. It's a downward trend. Okay? Ang pwede nating isang gawin dito, mga kanoipi, ito, kagagawa ko lang nitong video na to, is look at Fibonacci. Right? So, the way to use Fibonacci is you go for the latest swing low, which is ito. Connect nyo lang yan dyan sa pata, sa latest swing high para makita natin kung saan magre-retrace yung market. So, ito yung tatlong pwede nating markahan, mga kanoipi. Itong 0.382 and 0.5 and 0.618. Okay, hindi kita yan. Ayan, 618. So, minarkahan ko lang yun, mga kanoipi, kasi doon pwedeng mag-retrace si market. Pwede, pero since kita natin yung overall trend on a weekly basis is going down, pero yung short-term trend, mga kanoipi, parang it's going up. Right? So, yan yung mga levels na pwede nating antabayanan. Why did I say that the short-term trend might be going up? Kasi this one is a swing low as well, pero hindi nag-create ng lower low. Ito, naging higher low. Tapos, itong taas na to, yung swing high, pag gagawa tayo ng trend line dito, yung swing high, it created a higher high, higher kesa dito. Tapos, ito, potentially, is also creating a higher high. Right? So, and then, ito rin sa baba, it's lower low. So, yun yung shorter term trend natin. Okay? Punta ngayon tayo sa daily charts, mga kanoipi. Tapos, sasabihin ko sa inyo kung ano sa palagay ko ang gagawin ko dito sa market na to. Okay. So, burahin muna natin yung indicators and drawings natin on the weekly chart. Tingnan natin yung daily chart sa GPBUSD. So, sa GPBUSD, kung mapapansin nyo, mga kanoipi, dito sa part na to, itong buong linggong to is naglaro siya sa significant resistance level na to. Okay? So, markahan natin yan. Tapos, ang nangyari, mga kanoipi, nung tumama siya doon, nag-retract or bumagsak yung market, may mga potential sellers tayong pumasok or marami tayong sellers na pumasok, ibinaba niya to hanggang 138 pips. So, malaki yan. Swabe yan, mga kanoipi. All good yan. Tapos, na-recognize din ni market, siguro nakita ni seller, may mga sellers tayo na nasa 1-hour charts. Nakita nila na pwedeng, ayan, ito yung sinasabi ko. Meron tayong 200 EMA dito, which also acts as a dynamic support. Nag-react si market dyan. Nung hindi niya nilampasan yon, hindi siya bumaba, pero nag-react siya dun. Nangyari to parang mga last few hours nung last day ng market. Ah. Tumama siya doon, tapos nagpotent mga retail traders natin, nag-buy. So, nag-react siya doon. Pero overall, mga kanoipi, ako is, I am a trader that respects higher time frame, which I think most of us do. Ang gagawin ko dito, if it was me, titingnan ko, mag-Fibonacci ulit ako, para lang makita ko kung saan ba potentially magre-retrace si market on this trade setup. Kasi dito, mga kanoipi, sa daily charts, since our EMA is below the price, ang trend nito is going up. Right? Kita na naman natin, mga kanoipi, meron tayong swing low dito, tapos higher low. Ibig sabihin, mas mataas tong low na to, tong mas mataas tong swing low na to kaysa dito. Tapos ito, nag-create din ng higher high. Right? So, kita natin na may potential talagang mag-break ang market dito sa resistance level na to. Potentially. Right? Although, pwede nating i-take advantage, mga kanoipi, yung possible sell
sa GPBUSD. Ang ayoko lang at ang kinakatakot ko lang is this resistance. These are small resistance levels. It's not so significant. Pero ito, minarkahan ko siya. Konti lang ang mahamig yung pips dito. Okay? Hindi ako ganun ka-fan eh. So, what I will do if it was me for GPBUSD is I will wait. Okay, I will wait. So, meron tayong level dito, Fibonacci level. Lagyan natin yung 0.38. Tapos lagyan natin yung 0.5. Tapos lagyan natin yung 0.618 ng marka. Yan. Nilagyan ko siya ng marka, mga kanoipi, para makita natin pag nag-scroll ka papunta sa left, ano ba yung pwedeng may resistance level na significant na titigilan ngayon ng mga sellers or saka mag-enter yung mga buyers. Kung makikita nyo, mga kanoipi, dito sa 0.382, meron tayo nito. Ito, this is a significant support. It was tested here of another support. Right? At meron din tayo sa 0.5, ito lang eh, it's not significant, hindi siya masyadong strong. Pero sa 0.618 na Fibonacci level, ito, mga kanoipi, is also a significant level. Right? So, ang gagawin ko, mga kanoipi, magsiset ako ng buy order. Hindi ako magsisell, mga kanoipi, hindi ako magsisell kasi it's against the trend. Eh. I don't go against the trend. Sabi nila, your trend, the trend is your friend. So, that's what I'm gonna do. Iintay ako hanggang 0.38. Titingnan ko kung magre-react si market dito. At pag nag-react si market dyan at nakakita ako ng pin bar or price action na malakas yung impact ng buyer, doon magbabay ako. Tapos magsa-stop loss ako or magte-take profit ako dito sa resistance level na to. Okay? So, pinakamahalaga to, mga kanoipi, ay gumawa tayo ng note. Gawa tayo ng note. Ito. Gawin natin. Kasi, para maalala natin yan pagdating ng linggong to. Wait. So, daily time frame. Time frame. Wait for Fib level 0.382 and 0.618. Tapos, ito yung mga rules natin. Wait for price action signifying buyers entering market. Okay. Alright. So, yan ang gagawin ko, mga kanoipi. Let's move on to EURUSD. EURUSD tayo, mga kanoipi. Okay. Ito, ang market sentiments ng madalas ng mga taga-US mukhang, ng may US pair is mukhang pa-trending talaga, pa-trending up talaga to eh. Kasi, mga kanoipi, bagsak ang ekonomiya ng US. Bagsak ang ekonomiya ng US. So, malamang sa malamang talagang ganun ang mangyayari. Pero dito, abang lang tayo ng mga possible trades. Same deal, mga kanoipi. Punta tayo sa weekly charts. Kitang-kita natin dito na nagbago ang ihip ng panahon. Noong 3 weeks ago, nagbago ang ihip ng panahon. Binrake ng isang malaking bar. Ito. Itong resistance level na to. Tsaka to. Okay. Ang mangyayari dito, mga kanoipi, is nagre-react na yung mga sellers. Feeling siguro nila mataas na masyado ng oversold ang market. Or overbought ang market. Kita naman natin dito, meron tayong dalawang indicators dito. Isang stochastic RSI, tsaka isang RSI alone. Dito sa level na to, mga kanoipi, kung kita nyo, pag nasa taas to, it signifies that the market is overbought.
and it's coinciding with our stochastic's RSI that is also overbought. Okay? Maaring mangyari yan, mga kanoipi, pero hindi ibig sabihin nun dahil overbought na siya, mag-sell na tayo. Okay? It's not enough reason. That's what it is in the weekly chart. Tingnan ngayon natin sa daily chart, mga kanoipi. Sa daily chart, kita mo na. Although mga nakapatusok pababa na itong mga indicators natin, it's still important na makita natin kung ano ang mangyayari. Obviously, pataas ang trend, nagre-retrace yung market, so mag-Fibonacci tayo ulit dito sa swing low. Ayan. Papunta dito sa taas. Right. Ito, dito ko dapat ipopoint eh. Kaso pag dyan ko pinoint, hindi nyo masyadong makikita yung lines. Okay, so dito ko ilalagay. Okay, so ano mga levels natin ulit? Ito yung mga pinaka-popular sa lahat. 618.5 and 382.